Eh bueno, nasan ba tayo? Ito, yung binabalita natin, ano? Si Pichay, ayan, pinakakansila yung kanyang Certificate of Candidacy. Ito namang isa, mga kaibigan, na dati ring garapata ni Gloriang Macapal Arroyo na kamukha ni Pichay. Ito, dating NEDA Secretary, ha? O kalihim ng, NEDA, ha? Pinagtibay na po ng Korte Suprema, ha? Na siya ay habang buhay ng hindi makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno, itong si dating National Economic and Development Authority or NEDA Director General Romulo Neri. Ha? Matapos siyang mapatunayang administratively liable for grave misconduct in connection with his role in the anomalous $329 million NBNCTE deal. Oh, alam niyo na kung sino mga sangkot dito sa NBNCTE deal, CTE deal na ito, hindi ho ba? Sa desisyon po ng Korte Suprema inilabas noong July 5, 2021, pero in-upload ng Korte Suprema ito sa website nito lamang, November 11. Ha? Sa desisyon ng Third Division, ay denied, ha, yung pong petisyon ni Neri na mabaliktad yung ruling o desisyon ng Court of Appeals, ha, na ibinaba yung mas mababang misconduct. Oh, mga kaibigan, pero sa hatol sa kanya ngayon ng Supreme Court, ay dapat ang parusa sa kanya, naging hatol sa kanya ay grave misconduct, ha, mga kaibigan. Ngayon, itong si Neri ay dumulog sa Court of Appeals pagkatapos ng desisyon ng ombudsman noong 2009 na siya ay napatunayang pinapananagot, ha, sa administratively, ha, for grave misconduct. O ang CA o Court of Appeals 6th Division noong July 2013 ay pinaburan, ha, petisyon nitong si Neri na mapababa yung grave misconduct sa simpleng misconduct. Sa madalit sabi, Court of Appeals 6th Division, ha, ang siyang nagpababa doon sa from misconduct, mula sa grave misconduct, ginawang simple misconduct. Kung simple misconduct yun, eh walang ano yun, accessory penalty na disqualification from holding any public office, mga kaibigan. Pero pagka grave misconduct, eh perpetual disqualification yun from holding any public office. Ibig sabihin, mula sa barangay tanod, hindi ka na pwede, di ba? Petitioner Romulo Neri is dismissed from the service, which includes the accessory penalties of cancellation of eligibility, pati yung kanyang civil service eligibility. Ha? Eh wala na yun. Kung anumang eligibility meron siya sa gobyerno, kahit na hindi civil service yan, eligibility lang ang nakalagay, eh. Mga kaibigan, eh. Di ba?
forfeiture of leave credits and retirement benefits. Oh, kumpiskado 'yung kung nakuha niya 'yung mga bayad sa yung sweldo niya para sa mga leave, 'di ba? May bayad 'yan eh, 'di ba? Oh, may sweldo 'yan eh. At 'yung retirement benefits niya, forfeited lahat 'yan. At perpetual disqualification from re-employment in the government service. Oh, general yan. Lahat yan eh. Hindi ka na pwede. Kahit ano. Basta gobyerno. Opisina ng gobyerno. Yan po ang desisyon sa isinulat ni, na isinulat nitong si Associate Justice Marvick Leonen. At binaliktad ng yung decision sa kanya na kuwana simple misconduct, binaliktad ha ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, there is substantial evidence. Meron anyang sapat na ebidensya supporting the charge of grave misconduct against petitioner na doon sa mga sa kaso ng grave misconduct laban kay Neri. Yan ang sabi ng Supreme Court. Supisyente, substantial, sapat ha ang mga ebidensya. Oh, mga kaibigan, para siya ay mahatulang guilty ng grave misconduct sa halip na simple misconduct, sabi ng Korte Suprema. The facts show that his conduct was attended with corruption and clear intent of intent to violate the law. Ang katotohanan ay nagpapakita na siya ay yung kanyang conduct. Ano ba yun? Ha? Yung kanyang, ano tawag mo ron sa kandak? Ha? Eh, parang gawain yan eh, di ba? Ay, ano ho, ha? Ay, attended with corruption at malinaw na layuning lumabag sa batas. Ayan eh. Ayan ho, ang sabi ng Korte Suprema. It noted that as NEDA chair, binigyang diin ng Korte Suprema na bilang NEDA chair, ha? Itong si Neri had the power over the approval of CTE's bid. Si Neri anya ay merong kapangyarihan, ha? Doon sa pagkaka-aproba ng CTE, ha? CTE's bid, yung kanilang bidding siguro, di ba? He insists that his office, ginigit niya na in-evaluate niya lang daw, di ba? Nirikisan niya lang kung yung economic viability, ha? Ng project. At wala raw siyang diskresyon, wala siyang kapangyarihan as to the contractor to be chosen. Oo. Wala raw siyang kapangyarihan kung sino pipiliin contractor. Ha? Ang sabi ho ng Korte Suprema, this argument rings hollow, mga kaibigan. Eh pag hollow, walang laman eh. Di ba? Oo. Nanloloko ka eh. Oo, meeting with the CTE officials, sabi ho, sa desisyon, who were heavily interested in the project's approval. Yung pakikipagkitaan niya sa mga opisyal ng CTE na talagang masidhing interesado sa na maaprubahan yung proyekto, raised the questions on his integrity and fairness in the award of the bid. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Eh, hirap ng Tagalog, no? Sana naintindihan nyo na. Ha?
Oh, mga kaibigan, tsaka tahaba tayo eh. Tatagal eh. The Supreme Court also said Nery's role in the deal undoubtedly fell short of this standard and diminished the people's confidence in the government. Eko kung nandito yung, wala dito eh. Yung mga pangalan ng iba ritong kasangkot dito, yan sina Benjamin Abalos, di ba? Si Burger. Oh. Eh pati yung pambalot ng Burger, ginagawa niyang ebidensya, naging judge ka eh, dala-dala sa TV yung ito anya, balat ng ano. Dito anya nakabalot yung Burger. Sipin mo, ni hindi authenticated eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ang desisyong ito ay sinang-ayunan, unanimous ito, ng mga Associate Justices na sina Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting, Ricardo Rosario, at Joseph Lopez, mga kaibigan. Puro bata ni Gloria, ito pong mga damuhong ito, na ika nga ay disqualified to hold any public office. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magrereklamo, walang mag-expose ng mga corrupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan. Ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. So, lahat kami pantay. Happy weekends po sa inyong lahat. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Ben Abalos! Mahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko.
Kaibigan, ang bawat kaibigan na